Biyahe kami ngayon ni OBR sa may San Jose Tarlac. San Jose, yan. Ito na tayo sa San Jose. Ito namin sa may cabin cafe. Ito na yung food namin na in-order. 14 feet high speed gear versus uphill. Nakakastan! Itong inaahon namin, no? Morning. Oh, yung ingay. Power pipe. Na oras na 9:16 AM. Biyahe kami ngayon ni OBR sa may San Jose Tarlac. Yung una namin pupuntahan ay Cabin Cafe. Tapos after namin doon, mag lunch ride kami doon kasi alas 9 eh. Supposedly breakfast ride kaso tanghali na kami nagising. After namin doon, punta naman kami doon sa may Sitio Baag View Deck. Nakapunta na kami doon last time sa may Sitio Baag, sa may RDC Farm, Cafe Tana PH. May vlog ako noon eh. Maganda yung daan doon, matatarek, naahunan, tapos twisties. Kaya gusto kong dalhin si ADB ngayon ulit doon kasi para matest namin yung Isuyotech 14 teeth na high speed gear. Tingnan natin kung compromise na ba talaga yung buhat power niya sa ahunan or kung okay naman siya. Medyo nag-adjust din kasi ako dito sa bola, tapos sa remap, in-adjust din ni Margo. Ngayon, tatry na lang natin doon kung okay ba siya sa ahunan. Ayan, nagpagas na kami ni OBR ng 300 pesos, kaso 95 octane lang ang meron. 97 kasi lagi yung pinapagas ko dito kay ADB. Pero okay lang yun, pwede naman 95 octane. Huwag lang bababa doon. Nakarimap na kasi itong sa akin eh. Dito na tayo sa entrada ng New Park City. Puntang San Jose, ang destination natin. Ganda ng view dito, ha? Solid. Yung last time na pumunta namin si Chubag, doon kami sa kabila duman, dadiretso. Ito, pinaligo kami dito. Ito yung dinaanan namin nung pauwi kami galing Duwig. Ganda rin ang mga kalsada rito. Kita nyo, malawak. Alas wala akong kasabay dito. Duman dito. Ayan ang arko. San Jose. Ayan, ito na tayo sa San Jose. 18 kilometers pa tayo sa destination. Ayan, malapit na kami sa cabin cafe. 950 meters. Ito pala yung daan view. Santa Ignacia. Ayan nga, sabi ko sa'yo. Ito yung Patarlac City. Aray na, dinin na kami. Dinay. Cabin cafe. Parking inside. Ito na yung food namin na in-order ay si OBR, yung food namin. Oh, sarap ng calamares. Budel A. Ganda ng ambience dito, tahimik tapos maginawa. Kain lang muna kami ni OBR. Yan, lakad na kami papuntang Sitio Baag View Deck. Doon tayo mag-ahunan. Tingnan natin kung saan ang start ng ahunan, tapos siguro i-set up ko yung Insta360 para meron tayong GPS info. Yan, pakiat na kami ni OBR, 6 kilometers na lang nakalagay sa maps. Doon nakakit natin sa bundok na yon. Marami naman mga pahon doon. Sinet up ko na rin itong ating Insta360, naka-record na kasi. Sisync ko na lang dito sa video ng ating main cam sa harap. Daming lubok ko. Para meron tayong GPS stats. Try ko lang kung mapagana ko. Ayoko pala itatry yan. Yung stats ng Insta. Yung set pala natin sa panggilid is yun pa rin, same pa rin. Isuyotech na pulley set. 1315 na JVT na bola. Tagtatatlo. GY6 1200 RPM na center spring. Tapos ang ating bela yung may regroup ng speed tuner, stock pa rin na fine thread group, tapos the rest stock na. Tapos yung lastly natin is yung Isuyotech na 14 teeth high speed gear. Yun ang itetest natin ngayon dito sa ahunan. Kung humina ba siya or ganun pa rin, malakas pa rin ang ahon power,
Kasi nga nag-adjust ako sa settings ng CVT, tapos in-adjust din ni Marco yung sa stock ECU remap ko. Naka-remap pala itong sa akin, stock ECU remap. Yan, try natin. May mga paho na dito. Dire-diretso lang tayo. Ayan ah. Fourteen teeth high speed gear versus uphill. Ito na. Oh, malakas pa rin. Goods pa rin, oh. Try pa natin, madami ahon. Ayan, oh. Arik. Goods naman. Okay naman yung ahon power. Last pa rin din, no? Last pa rin yung ahon niya, no? Kayang habulin talaga sa CVT tsaka sa remap. Pero siguro kung sobrang bigat ng angkas nyo tsaka kayo, pamahirapan na talaga. So, masuggest ko is stay stock gear kung medyo may kabigatan. Kami kasi magaan lang kami ni OBR. 100 plus lang kami. Ako ay 62. Si OBR ay nasa 50 plus lang siya si OBR. So around 100 plus kilograms lang kami. Kaya hindi gaanong nahihirapan yung high speed gear. Malakas pa rin ang buhat ni ADB. Ang idea nga kasi is kapag nag high speed gear ka, lalakas ang top speed potential mo pero hihina ang hatak or buhat power. Pero sa case natin is na-adjust naman natin. Tsaka siguro dahil magaan lang din kami ni OBR, hindi kami sobra, kaya pa rin talaga siyang buhatin ng ADB 160. Malakas kasi torque din ito ni ADB. Oh, ito rin ko. Ahon pa ulit. Welo-welo lang sa throttle para bumalik tayo sa low gear para mas malakas ang puwersa. Sarap sa bundok. Ganda ng view talaga pag bundok eh, no? Solid. Tagal naman namang matatarik. Mga 3 kilometers na lang yata eh. Na feeling ko doon pa yun mga matatarik. Sa kabilang side kasi yun yung dinaan na namin dati. Pero pag uwi namin, doon ako may dadaan, may kabila, sa kabilang side. Iba kasi yung daan to eh. Yung anong pinuntahan namin kayo ng kanina is ibang way. Kaya ito parang siya shortcut kami, papunta doon. Matawid. Matawid na kayo, ang dami oh. Hindi pwedeng basagin yung linya nila. Dadiretso lang sila. Yan, ahon. Malakas pa rin. Malakas pa rin talaga sa ahon. Parang ganun pa rin. Hindi ako nabibitin eh. Walang bitin. At angkas kasi OBR. Lalo kung solo. Ah, ito na. Ito na yung oo, kalsada. Ito, ito yata yung papunta ng monasteryo, no? Ito yung tayo natin. Ayan, o. Diyan kami. Ayan yung pauwi. Oo, yung pauwi. Ito kami dumaan. Ito, ahuna na to na mas matarik. Ayan, try na natin. Doon ang daan namin pag uuwi kami mamaya. Padiretso. Baliwala yung matarik. Kayang-kaya. Ano ito? Kinakastahan. Kinakastahan. Kinakastahan.
Ayan o, pataas. Ito na yung mas marami. Ayan o. Well o. Well o. Well o. Ayan, para mas malakas ang torque pag binabalik. Well o. Bira. Oh, kayang kaya. Yun, kaya-kaya naman. Oo, ito na yung ano, ginagawang kalsada. Pero pwede naman dumiretso dito. Off-road lang tayo. Dahan po muna. Off-road konti. Nung last time na munta kami dito, ginagawa pa rin to, part na to. Ito, kalsada na to. Ang ganda sa taas. Yan, dito. Ayan. Ayan na, pumunta namin, no? View deck. Tapos dito yung sitio bag. Rakit kami ng view deck ni OBR. Uy! What the hell? Nabasa ka? Hindi. Yan, dito na kami sa sitio bag. RDC farm. Ito yung RDC farm. Tanong muna kami dito kung saan daan papunta doon sa taas. Pero alam ko dito yung daan nun. Ito ganun. Ito na yung papuntang view deck. Yan mga. Off-road tayong konti. Ano? Lalim naman ito. Sakay ka na. Off-road. Pag dinaretso natin to, ay meron ng kalsada, no? Sakit naman, eh. Sana? Sana? Sana ang tayo? Kasakot? Dito pa. Ay, nakala ko dito eh. Diretso po. Salamat po. Oh, lalim, lalim. Ayoko na. Ayaw mo na? Ay, papitip tayo, lalim. Ano? Ayaw mo na? Bakit? Pinakabahala ko sa motor eh. Ah, ganun. Kaya naman. Tatakot si OBR. Di man to ko gaya ng duwag na mas hardcore. Ito, hindi to hardcore, di? Eh, baba ka. Lalim eh, no? Lalakad na lang ako. Hindi, dito lang. Solid to adventure. Tara, malapit na oh. Mukhang malapit na yung semento. Uphill, off-road naman tayo ngayon. Kaya na, sa semento. Parang mahirap lang dito pag umulan, no? Parang umulan eh. Yan.
Yan, sementado na. Konti lang. Takot ka lang kanina, no? Yan, tarik ko. Ito na yung view deck. Ito, tarik itong inaakaw namin, no? Let's go! Nandito na kami. Kita nyo ba yung view? Maganda o. Tarik nito. Kayang-kayang awunin ni ADV kahit naka high speed gear. Pakita ko sa inyo yung view. Yan o. Solid no? Ganda dito. Lasa ng hangin. Makapag-drone kaya kami dito. Masalimpad yung drone eh. Wow. Meron pala doon ilog o. Parang ilog. Ah, naka-survive kami nila ADV. Si OBR ako tsaka si ADV. Kahon kami sa matatarik kahit naka high speed gear tayo. Kaya pa rin niyang umahon talaga. Ganda ng view. Diretso na kami nito pa uwi. Pahinga lang kami ng konti ni OBR dito. Oo, sarap. Pauwi na kami ni OBR ng Pampanga. Diretso na kami. Anong oras na? Alas 2. Dadaan pa sana kami sa coffee shop kanina dun sa ano. Pero wag na lang, no? Pag dito tayo dumaan. Pwede tayo dito dumaan. Hindi na, uwi na tayo. Pandun yung ulan eh. Hindi na kami dadaan sa coffee shop. May coffee shop kasi kami nakita kayo na. Dadaan sana kami pabalik. Next time na lang kasi may ulan dun sa ano, parang papaganito yung ulan, papunta rito. Baka abutin kami. Final thoughts tayo. Nakasurvive naman si ADV sa ahonan dito sa may papuntang Sitio Baag. Tapos doon sa may view deck na napakatarik pala nun. Oh, pero kaya naman, kasi ko si OBR nun, yung paahon kami na sobrang tarik. Takot na si OBR, akala daw niya gagano na yung motor. Babalikwas, hindi naman bumalikwas, kaya naman. Paahon naman, hindi siya nahirapan. Kayang-kaya, kahit naka high speed gear tayo. O, siguro comparison from stock, parang same lang din kasi nga, yun nga, nag-adjust na ako sa bola, as nag-adjust pa sa mapping, si Marco, yung tuner ko na gre-remap. Siya nag-remap kay Honda Beat, kay Honda Click, ngayon kay Honda ADV. Maganda yung mapping, malakas bumuhat, in-adjust niya. Pero halimbawa, naka-stock gear kayo, tapos nakakalkal pulley, diba? Kagaya ng set ko. Malakas yun sa ahon. Oh, definitely. Not unlike kapag all stock ang CVT, yung stock lang. Yun talaga, medyo nabibitin ako dun sa ahonan. Marami na ako nakausap, ganun din ang sinasabi nila, bitin daw sa ahon. Pag stock lang yung CVT. Yung mga grupo ko sa Honda ADV 160 round table, nakukulangan sila sa ahon. Tapos yung mid ay malamya sa mid. Kaya nabibitin sila sa overtaking power. Pero nung nagpalit na sila ng pulley, ito nga yung sinadjust kong pulley yung gamit ko. Malakas na raw sa ahon, tapos malakas din yung mid or overtaking power. So malaki talaga ang benefit na naibibigay niya. And depende na sa inyo yan kung gusto nyo or kung stay stuck kayo, okay lang naman. Wala naman problema. Desisyon nyo pa rin naman yan. Sinashare ko lang yung mga ginagawa ko dito, tapos kung ano yung naging effect niya sa takbo ng motor natin. Siyempre, mas gusto ko yung mas optimized yung takbo para sa preference ko. Dito ko na siguro tapusin yung vlog. Diretso na kami ni OBR nito ng Pampanga. So, thank you Boss MJ sa pagpapadala sa akin itong ECU Tech na 14T high speed gear. Hindi ko naalisin to. Goods naman siya sa ahonan eh. Sa pang-ahon oh. Last ahon. Oh, last talaga sa ahon. May iyaw eh oh. High speed gear na malakas sa ahon. Meron palang ganun bino. Tamang adjustment lang. Ahon, let's go! Lakas talaga. Uy, ano yun? May atamahan tayong bakal. Bakal? Ah, yan, good sa ahon. Good. Ganda ng view oh. Bye bye!